guys! Welcome back to my channel! For today's video, meron akong ipapakita sa inyo na mga in-order ko sa Shopee or itatry ko na products, items sa Shopee na hindi ko alam kung worth it ba, pero mura lang naman siya. Hindi ko rin alam kung legit ba. Una na rito is yung, so ito nga pala yun. Yan yung packaging niya. Bukas na kasi, hindi naman to unboxing. So, na-excite ako nung dumating. Binuksan ko na agad. Ang unang item natin is ito. Alam ko, familiar na kayo dito. Ito yung false eyelashes na made in Taiwan. Specialized handmade by Hande Tirely. Ayun. Taiwan. Hindi ko alam kung made in Taiwan ba siya or Taiwan yung pangalan niya. Ayan siya guys, 10 pairs, 10 pares ng false eyelashes. So, ito yung itatry natin mamaya. Siyempre, kung may false eyelashes, meron din tayong eyelash adhesive or yung pandikit ng eyelash, ng false eyelashes. Sabi dito, world's largest seller waterproof. Waterproof daw itong glue na ito. Yun ang kanyang kiniklaim. So, ayan siya. Alam ko nakikita nyo na to at nakikita nyo rin to sa ibang online shop or sa Divisoria. Nakakita kasi ako ganito sa Divisoria. Well, at 35 yata yung order ko nito sa Shopee. Sabi dito, note, put on your eyeshadow, mascara, and eyeliner before your false eyelashes. Apply a thin line along base of false lash. Never apply directly to your lids. Let's set for 30 seconds or until sticky during this time. Holding the lash by both ends of the base strip. Flex it back and forth, forming the shape of a horseshoe. Horseshoe, yung parang curve. Yun. Okay. Next, so, next item natin, kitang-kita nyo naman na oily ang aking pagmumukha. Dahil meron ako in order na ito. Blotting paper. Ito ay Rorek. Rorek ba? Sorry. Correct me if I'm wrong, pero Rorek eh. Rorek. Yan. Oil absorbing paper. Oil absorbing, magkahiwalay yung Ayun, magpo-focus. Ayun. So, oily ako, di ba? Para, sinadya ako talagang maging oily. Kasi galing akong SM Manila at nagpunta ako ng Watson. So, sabi ito 100 pieces. 100 pieces daw siya, guys. Oil and oil control, fresh and clean. Green tea fragrance of oil absorbing paper, clear and cool, easy to absorb, grease, let the excess shade cover your glory. Clean the skin, excess oil, make up look. Huh? So, kung ano maniwala, pipicturan ko siya, tapos ilalagay ko na lang dito. Yan. Next, eto, last na, wala na ang laman. Ayan, empty na yung ating lagyan. Bubble up. Eto naman is yung Yorom, nakalagay Yorom. Ano siya? Nakalagay Crystal Bright Lipstick Eyeshadow Pencil. 2-in-1. So guys, hindi ko kayo ine-encourage na bumili ng mga ganito or sabihin na natin yung mga hindi siya kilalang brand or hindi natin trusted brand or wala tayong pwedeng lapitan kapag nagkaroon tayo ng allergic reaction or ano bang abirya sa ating skin. So, nasa sa inyo na lang. Take it at your own risk. Ayun. So, kung di naman sensitive yung skin nyo, go. Pero pagka meron na kayong nakitang hindi magandang reaction sa skin nyo, so mas maganda i-stop nyo na yung paggamit sa product, kung ano man yung ginagamit yung product na
nagkaroon kayo ng reaction. Allergic reaction or kahit ano pa mang reaction, initial reaction, mga ganun. Ayan siya guys, pambuksan. Kulay white lang siya. Ayan. Tapos, ayan siya. Ganyan siya kahaba. Tapos, nakikita niyo ba guys? Ayan siya. Well, eto yung pulang nakikita niyo, ano yan? Ano ba yan? Lip tint na tinry ko kanina sa Watson. So, ayan siya. Di ko alam kung nakikita, pero white. Clear white. Sabi niya 2-in-1 daw. Ganito kahaba. Try natin mamaya. So, ayan lang guys. Meron tayo ditong 4 items na nabili from Shopee. And then, meron din tayong Watson! Ang tuktong tindahan. Bumili lang ako ng Purity Cotton. Yan. Bulak. Bulak. Nawala. Bulak. Maraming bulak, guys. Para maraming gamitin. Yan yung purpose ng bulak. Tapos, meron ako dito, tenen! Yung Dove Deodorant Dry Serum. Yung Intensive Renew is smooth and firm under our underarm skin with collagen omega 6 48 hours protection. Serum ingredients absorb 20 layers deep to renew skin within epidermis. Dries 2 times faster versus our regular roll-on. Hirap din natin. Tingnan natin kung totoo ba. Sabi dito, kiniklaim niya na Dove Intensive Renew Deodorant Dry Serum absorbs quickly and contains serum ingredients that penetrate under arm skin 20 layers deep, enriched with collagen and omega 6 concentrate. Ang kilikili ko ngayon kasi hindi niyo pa deserve makita. Papakita ko sa inyo siguro, magtitake ako ng picture before and after. So, gagamitin ko to. Titignan natin kung totoo bang nakaka-fear and smooth. Ng skin, ng underarm. Next is yung Garnier. Ngayon ko palang itatry din tong Garnier na Light Complete White Speed Brightening Scrub. One Tone Fairer. Pure Lemon Essence, 1,000 Gentle Beads, Dermatological Tested. Ayan, guys, si Garnier. Sabi ito, Garnier, a gentle, easy to rinse scrub with the power of 1,000 Gentle Beads and Pure Lemon Extract, Intensive Nutrients and Clears Downy Skin with Visible, ano to? Patatamburado. Visible, Brighten, 1,000 Fair, in 1 Wash. Ooh, in 1 Wash daw. Tignan natin kung totoo. Tapos, ang isa pa is yung ba yun? Okay. Poor, no? Herbasari. Lulur? Luluyur? Eh? Mandi. Bengkoang. Bengkoang? Basta, sabi niya double brightening daw siya. Scrub. Ito guys, hindi ko alam kung kaninong YouTuber ko ito napanood na nireview niya. Hindi ko alam kung kay Miss Tony Sia ba? Kung nakita to. Or hindi ko alam ko sa kanya. Basta nakakita ako ng ganito sa nanireview ng isang YouTuber. Hindi ko na lang matandaan kung sino. For Basari. Or kay Miss Michelle D. Parang may, basta isa kanila na beauty. Lee is yung Ever Blend na liquid lipstick. Nakasale siya guys. 185 yung kanyang price tag. Pero nakasale siya na 99 pesos na lang siya. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Ito yung In the Shade of Sexy Nude. Sexy Nude, Sexy Nude. 24 months. So, after 24 months, siya ay hindi na pwedeng gamitin. And then, it claims din na paraben-free siya. So, ayan. I-swatch natin.
Yung mga presyo ng mga item natin, ilalagay ko na lang sa description box below. Ito guys. Yan. Matcha ha. At long lasting daw. Ayan siya. Ganda, diba? So, ngayon, itatry na natin yung mga product na binili ko. Unahin natin itong si Latin Paper ni Storex. Wala ko lang siya. Ayan o. Oh. Ayan, oily. Ganto lang. Mukhang effective. Oh, in fairness. Ayan o, guys. In fairness. Nabuwasan niya yung... branded na blotting paper, pwede na rin. Pero may nakapagsabi sa akin na yung blotting paper daw, kapag ka lagi ka nagbablot ng skin mo sa face, lalo daw mag-o-oily o lalong mag-o-oil up yung skin mo dahil nawawala yung natural oil niya kasi nga binablot mo, di ba? So, nawawala yung natural oil. Ang tendency nun is magpuproduce ulit siya ng oil dahil pakiramdam ng skin mo, kailangan niya na magproduce ng oil dahil wala ng oil. Yun. So, in fairness, guys, maganda. So, tang! Thumbs up tayo dito kay Rorek. Maganda. Maganda si Rorek. Next, guys, itry natin yung matte lipstick. Guys, since matte nga ito, ang bilis niya mag-set. Ayun o. Tuyo agad siya and then nagsaset siya dun sa mga linya ng aking bibig. Saka, hindi ko talaga shade yung nude eh. Natin. Wala. Hindi siya nagtatransfer. So, ayun o. Saka, hindi magandang tignan yung texture niya. Sa skin. So, I suggest na kung magmamat kayo na lip... Ano ba yun? Lipstick? Yeah, na lipstick. Is gumamit kayo ng... Mag-scrub muna kayo ng lips. Or tulad nyan. Nilagyan ko muna siya ng lip balm. Saka tayo mag-apply ulit. Ang lip balm, hindi na siya matte. Ayan siya guys. So, ang pale yung kulay. Kasi nga, nude. So, next natin itry is, eto naman. Ay, shadow pencil daw siya. Try natin.
So, ayan siya, guys. As you can see, white lang siya na meron siyang shining, shimmering, splendid. Pero, kiniklaim din niya na siya ay crystal bright lipstick. So, itry din natin. Buburahin ko lang yung aking lipstick. Hindi siya maganda. Hindi siya maganda sa lips ko. Ewan ko sa lips nyo. Kasi, wait lang. Bakit? Kasi hindi porket ang sabihin ko. Hindi porket hindi maganda sa akin, is hindi na rin maganda sa inyo. It depends kasi it depends kasi kung ano yung skin tone nyo or kung ano yung type of lips na meron kayo. Kung meron kayong smooth lips, baka pwede sa inyo yun. Ako kasi maraming lines yung lips ko. So, ayan. Gagamitin naman din natin itong si Yorom. Nakakakaba siya kasi, ayun na nga. Well, guys, yung wala siya amoy. Scentless. Walang amoy. Tignan natin sa look. Ayun. May amoy. Ano siyang Crayola. Tingnan nyo, guys. Ayun. Amoy Crayola. Sabi na yung cura. So, ayan. Ano siya, guys? Kaya-aya ba? Kapanin nyo. Dahil sa akin, hindi rin nyo. O, diba? So, tanggalin na natin. Isang mata, pwede. Next na itatry ko naman, guys, yung false eyelashes saka yung adhesive na glue. Balikan ko kayo, guys. Bye! Wait for me! Siyempre, bago. Pero, I mean, paano siya bubuksan? Sarado yung dulo niya. Sarado, ayan o. Oh, ayan o, ayan o, ayan o. Sarado. Wala. Pero may laman yung maalog. Pero sarado. Balikan ko kayo kapag ka, nagawa ko na ng paraan. Ating false eyelashes na kabit na siya using yung ating adhesive eyelash glue. Medyo hindi siya comfortable sa mata. Kasi para siyang basta para siyang tumutusok. Tapos yung ating Yorom na 2-in-1 na crystal bright lipstick and eyeshadow pencil, ayan na siya, nag-set na siya diyan sa ating mata. Sa line ng ating mata. So, ayan guys. I-finalize ko lang ating look for today at balikan ko kayo. Ito na yung ating look for today. Hope you enjoy watching! Subscribe!